Bago tayo magsimula, palike naman ang video para matulungan nyo kami. Si David Rice ay isang teenager na namumuhay ng normal sa isang maliit na bayan sa Kanayunan. Kinausap niya si Millie, ang kanyang kaklase na gustong gusto niya. Binigyan ni David si Millie ng snow globe bilang regalo, at tinanggap ito ni Millie ng buong puso. Ang isa pa niyang kaklase na nagngangalang Mark ay nangialam at kinuha ang regalo upang asarin si David. Pagkatapos ay itinapon nito ang snow globe sa gitna ng isang nagyeyelong lawa, at sinubukan ni David na kunin ito habang pinipigilan ni Millie na huwag nang kunin ito, ngunit nagpatuloy si David. Nakuha ni David ang snow globe, ngunit bumigay ang yelo, at nahulog siya. Si Millie ay tumakbo upang tumulong, ngunit hindi na makalabas si David. Ang agos ay tinangay siya papalayo, at walang pag-asa na makabalik siya sa ibabaw. At bigla na lang napadpad siya sa gitna ng public library. Si David ay natataranta, nalilito at nakakaramdam ng pagkabigla ngunit sinubukang maglakad palabas ng library nang hindi paghinalaan ng mga tao doon. Nang makauwi si David, sinabi ng kanyang amang si William na late siya sa oras ng uwian. Si David ay namumuhay kasama ng kanyang ama dahil iniwan siya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Tinanong ni William kung saan siya nanggaling ngunit hindi siya sumagot. Nagalit ang kanyang ama at hinabol si David sa kanyang silid pero agad niyang nilock ang kanyang pinto, ngunit pilit na pumapasok si William. Nang nakapasok si William, biglang nawala si David at muling lumitaw sa library. Napagtanto ni David na ang bago niyang natuklasang kakayahan ay maaaring maging susi sa isang mas mabuting buhay. Umuwi siya at kinuha ang pera na naipon niya. Nagpasya siyang lumipat sa isang mas malaking lungsod at magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos ay sinubukan ni David na matuto ng mas higit pa tungkol sa kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagsasanay sa isang park, tinitingnan kung mas makokontrol niya ang kanyang kapangyarihan. Tinitignan niya ang isang magazine at siya ay nakakita ng iba't ibang tourist attraction sa buong mundo, sinusubukang mag-teleport sa mga lugar na iyon. Nakita niya ang Empire State Building at naaalala niyang kasama niya doon ang kanyang inang si Mary. Dahil wala siyang pera, nagpasya si David na gamitin ang kanyang kapangyarihan para magnakaw sa isang bangko. Pumunta siya sa isang bangko at nagtanong kung pwedeng makigamit ng banyo, at habang naglalakad siya, nasilip niya ang loob ng vault ng bangko. Nang gabing iyon, nag-teleport si David sa vault ng bangko at saka kumuha ng pera. Nakailang balik siya sa bangko, pinupuno niya ang kanyang bag sa bawat pagbalik niya. Kinabukasan, nagsimula ang imbestigasyon sa bank robbery. Tumating si Roland Cox at sinabi sa manager ng bangko na nagtatrabaho siya sa gobyerno. Pagkatapos ay hiniling niya ang lahat ng video surveillance footage at ang mga pangalan ng lahat ng taong pumasok sa bangko sa loob ng nakaraang buwan. Sinabi ni Roland na hindi pa nabuksan ang bank vault at walang ideya ang mga awtoridad kung paano ginawa ang pagnanakaw. Lumilitaw na kilala ni Roland ang mga taong may kakayahang mag-teleport at naniniwala na ang pagnanakaw ay maaaring ginawa ng isa sa kanila. Lumipas ang ilang taon, at nakatira na ngayon si David sa downtown New York sa isang penthouse apartment. Si David ay nabubuhay sa luho. Meron siya ng lahat ng kailangan niya at nagagawa ang anumang gusto niya. Ang kanyang apartment ay puno ng mga larawan ng iba't ibang lugar sa buong mundo. Pagkatapos ay nag-teleport si David sa isang bar sa London, kung saan siya nakakita ng isang magandang babae. Nag-teleport siya sa babae nang walang pag-iingat, at nakita siya ni Griffin na nag-teleport. Siya at ang babae ay nagdigmaan ng isang gabi, at sa sumunod na araw, siya ay nagtungo sa Fiji upang mag-surf sa napakalaking alon. Pagkatapos ay tumungo siya sa Egypt, kumain ng tanghal iyan sa ibabaw ng Sphinx. Samantala, ang isang jumper ay nag-teleport sa gitna ng isang tropikal na gubat, para lamang mahuli sa isang lambat na mga wire na patuloy na naglalagay sa kanya at huminto sa kanyang muling pag-teleport. Ang bitag na ito ay itinakda ni Roland at ng kanyang mga tauhan tinawag nila ang kanilang sarili na mga paladin at hinahabol ang mga jumper dahil sa tingin nila ay mga demonyo sila. Pinatay ni Roland ang bata nang walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag tungkol sa kanilang susunod na lead. Bumalik si David sa New York sa kanyang apartment at natuklasan na naroon si Roland. Sinabi ni Roland kay David na iniimbestigahan niya ang isang pagnanakaw sa bangko, ngunit hindi siya mula sa pulisya. Hiniling ni David kay Roland na umalis, ngunit kinuha ni Roland ang isang baton at kinuryente si David. Sinubukan ni David na mag-teleport palayo ngunit nahirapang makalayo maliban sa ilang metro. Isang matinding laban ang naganap at pagkatapos ng maraming paghihirap.
Si David ay namamahala sa teleport sa loob ng isang nakatagong silid sa kanyang dingding, pinutol ang baton cable. Sinundan ni Roland ang cable at sinimulang sirain ang pader. Ngunit kumuha lang si David ng isang bungkus ng pera at nag-teleport palayo. Hindi sumuko, tinitingnan ni Roland ang mga larawan at ipinadala ang kanyang mga tauhan sa lahat ng karaniwang lugar ng pagtalon ni David. Tinitingnan din niya ang mga gamit ni David at nakita niya ang isang lumang larawan ni Millie. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw si David sa kanyang lumang silid. Nakarinig si William ng ingay mula sa ibaba at nagmamadaling subukang makipagkita sa kanyang anak, na sinasabing para siyang nababaliw dahil sa pagkawala ni David at malugod siyang tatanggapin anumang oras. Ngunit tiniyak lamang ni David kay William na hindi siya baliw bago mawala muli. Kinaumagahan, naisipan ni David na bisitahin si William para sa kabutihan, ngunit hindi niya magawang makipag-usap sa kanya. Sa halip ay pumunta siya sa bahay ni Millie, at laking gulat ng ina ni Millie nang malaman niyang buhay si David kaya niyakap niya ito. Ipinaalam niya kay David na si Millie ay nagtatrabaho sa lokal na bar at si David ay nagtungo roon, para lamang makaramdam ng hiya sa sandaling makita niya si Millie. Sinubukan ni David na umalis nang hindi napapansin at nakasalubong ang bully na si Mark, na agad na nakilala siya at nagsimulang magtanong. Ang kanyang galit ay narinig ni Millie, na nagsiwalat na nakita niya si David nang dumating ito at naghihintay sa kanyang sasabihin. Nagseselos si Mark at sinubukan niyang kumilos kay Millie, dahilan para suntukin siya ni David. Nag-trigger ito ng away at na nagbibigay kay David ng pagkakataon na itulak si Mark sa isang bakod at dalhin siya palayo habang walang nanonood. Lumitaw sila sa loob ng bank vault na ninakawan ni David, at pinagbantaan ni David si Mark nang mas masahol pa bago siya tumalon, na iniwan si Mark sa vault bilang parusa. Bumalik si David kay Millie at nagkwentuhan ang dalawa. Sinabi ni David kay Millie na siya ngayon ay nagtatrabaho sa isang bangko at tinanong si Millie kung kumusta na siya. Sinabi ni Millie na nangangarap pa rin siyang maglakbay sa buong mundo, at inalok siya ni David ng paglalakbay sa Rome kasama niya. Tuwang-tuwa si Millie na marinig ito at sinabi kay David na gusto niyang sumama sa kanya. Sa likod nila andoon si Griffon na nagmamasid. Pagkalipas ng ilang oras nasa Rome na sina David at Millie papunta sa Coliseum. Samantalang si Roland ay nagpapanggap na agent ng CIA upang mapuntahan si Mark na nasa isang istasyon ng pulisya. Tinanong niya ito kung paano siya napunta sa bangko at kung ano ang nangyari at nalaman ni Roland ang tungkol kay Millie at nalaman din niya na kararating lang nito sa Rome. Sa bansang Rome sina David at Millie ay nasa isang apartment at nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay at kung paano sila parehong nagtagal sa nakalipas na mga taon. Pagkatapos ay nag-umpisang maging romantiko ang dalawa at naging mainit ang digmaan. Sa Rome habang pinagmamasdan sila ni Griffon mula sa malayo. Sa kalaunan ay sinubukan ni David at Millie na pumasok sa Coliseum, ngunit sarado pa ito para sa araw na yon. Habang nalulungkot si Millie, nag-teleport si David sa loob para buksan ang pinto sa gilid at nagkunwaring nahanap niya ito ng ganoon. Ang dalawa ay gumegala at nag-e-enjoy sa kasaysayan sa likod ng mga view na ito, kasama ni David ang parehong trick sa tuwing makakahanap sila ng nakalock na pinto. Kapag sinubukan niyang makakuha ng access sa mas mababang lugar, nakita niya si Griffon na pinapakalma ang sarili sa isang lugar. Sinubukan ni David na huwag pansinin siya, ngunit biglang nag-teleport si Griffon sa harap niya at ipinahayag na mayroong mga jumper sa buong mundo. Pinagalitan ni Griffon si David dahil sa pagdadala ng isang hindi jumper dito at walang ingat na pagtalon dahil nakuha niya ang atensyon ng mga maling tao. Sinabi ni Griffon kay David na may isang grupo ng mga tao na tinatawag na Paladin ay determinadong patayin ang lahat ng jumper. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga Paladin sa Coliseum at nagsimulang habulin ang mga lalaki. Agad na nagulat si David sa isang baton at hindi siya makagalaw, ngunit mas may karanasan si Griffon sa mga panlilinlang ng mga lalaking ito. Nag-teleport siya palayo sa ilang segundo at mabilis na pinatumba sila isa-isa. Pagkatapos ay sinabi niya kay David ang tungkol sa organisasyon ng Paladin bago mawala. Biglang lumitaw ang isang empleyado mula sa Coliseum na sumisigaw para sa tulong, kaya tumalon si David sa jump scare na iniwan ng teleportation ni Griffon, na nagpapahintulot sa kanya na mahanap ang kanyang lihim na taguan sa desyerto. Binalaan siya ni Griffon, at agad na bumalik si David kay Millie at sila'y nagmadaling lumabas ng Coliseum, ngunit humingi ng paliwanag si Millie sa nangyayari. Bago makapagpaliwanag si David, dumating ang mga pulis at inaresto si David dahil sa pagpasok sa Coliseum.
Sa istasyon ng pulisya, si David ay tinanong ngunit naninindigan na siya ay isang turista lamang na lumabag sa mga patakaran at ikinalulungkot niya ito. Habang naghihintay si David, may pumasok na babae, at nakilala ni David na ito ay si Mary, ang kanyang ina. Sinabi ni Mary kay David na mayroon lamang siyang 30 segundo bago dumating ang higit pang mga paladin at ibinigay sa kanya ang isang susi at nagmamadaling umalis si Mary, at hinabol siya ni David, ngunit nawala siya. Pagkatapos ay nakipagkita si David kay Millie, at ang dalawa ay nagtungo sa paliparan. Sa airport, sinabi ni David kay Millie na kailangan nilang maghiwalay. Nalungkot si Millie nang marinig ito ngunit nagpatuloy sa kanyang paglipad ng mag-isa. Samantala, dumating si Roland sa bahay ni William at ipinakilala ang kanyang sarili bilang bahagi ng IRS. Nagtanong si Roland tungkol kay David, ngunit si William ay hindi malugod at hindi nakikipagtulungan. Hiniling ni William kay Roland na umalis, ngunit tumanggi si Roland. Dumating si David sa hideout ni Griffon at nakita niya ang mga dingding ni Griffon na puno ng mga larawan at impormasyon tungkol sa mga paladin sa buong mundo. Ayon kay Griffon, ang mga paladin ay mga relihiyosong panatiko na naniniwala na ang kapangyarihang mag-teleport ay dapat lamang nasa Diyos. Pagkatapos ay sinabi niya kay David na ang mga paladins ay hindi magdadalawang isip na pumatay ng sinuman para lang mahanap si David. Napagtatanto na ang kanyang ama at si Millie ay maaring nasa panganib. Si David ay nag-teleport sa kanyang ama at nakita siyang walang malay sa sahig. Nag-teleport siya sa isang ospital, at ang mga tauhan ng medikal ay nagmamadali upang tulungan si William. Bumalik si David sa hideout ni Griffon na gustong makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Roland habang nilalayon niyang patayin siya. Sinabi ni Griffon na ito ay walang silbi dahil sinusubaybayan niya si Roland sa loob ng higit sa 10 taon, at sa bawat pagtatagpo, lumalabas lamang si Griffon na may mas maraming sugat. Nag-aalok si David na tumulong sa paghuli kay Roland, ngunit tinanggihan siya ni Griffon. Pagkatapos ay nag-teleport si Griffon sa China, ngunit sumunod si David, sinusubukan pa rin kumbinsihin si Griffon na hayaan siyang tumulong. Sa wakas ay sumang-ayon si Griffon nang sabihin sa kanya ni David na alam niya kung saan maaaring susunod na pumunta si Roland, na nauukol kay Millie. Nagpa siya silang maghiwalay, kukunin ni David si Millie habang si Griffon ay bumalik sa hideout para kumuha ng maraming sandata. Dumating si David sa apartment ni Millie. Nagulat si Millie nang makitang muli si David at sinabi sa kanya na ayaw na niyang makasama pa siya. Sinabihan ni Millie si David na umalis, ngunit narinig ni David si Roland at ilan pang mga lalaki na dumating. Nang walang ibang pagpipilian, kailangang sabihin ni David kay Millie ang katotohanan, na inihayag ang kanyang sarili bilang isang jumper. Dahil alam niyang nasa panganib sila, kinuha siya ni David at nagpunta silang dalawa sa hideout ni Griffon. Si Roland at ang iba pang mga paladin ay pumasok sa apartment ni Millie at nakita itong walang laman, ngunit nakakita si Roland ng jump scare. Kumuha sila ng isang contraption, itinatakda ito sa ibaba ng jump scare, at isang portal ang nagsimulang mabuo. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw si Roland. Nagtago sina David at Griffon, ngunit habang nagtatago si David, nakita niya ang isang larawan ng kanyang ina sa pader ni Griffon na nangangahulugang isa siyang paladin. Sa sandaling iyon, dumating si Roland at kinuha si David gamit ang kanyang mga cable ng kuryente. Nang papatayin na niya siya, hamarang si Griffon gamit ang flamethrower at sinimulang labanan si Roland. Upang kontrahin ang paggamit ni Roland ng teknolohiya, nag-teleport si Griffon sa lungsod upang kumuha ng bus at ipasagasa si Roland. Sa kasamaang palad ay maayos si Roland, kaya ginamit muli ni Griffon ang flamethrower para itulak siya pabalik sa wormhole, pagkatapos ay sinundan niya ito upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya sa apartment ni Millie. Samantala, pinutol ni Millie ang mga wire upang iligtas si David at ipinangako sa kanya na iiwan niya itong mag-isa pagkatapos siyang iuwi. Tinanggap ni David ngunit ipinagtapat din niya na siya lang ang kanyang minamahal mula pa noong mga bata pa sila. Ang matamis na sandali ay nag-ambala ni Griffon, na bumalik kasama ang makina ng paladins, sa pag-aakalang hindi na sila masusundan. Gayunpaman, ginamit ni Roland ang jump scare na natitira ni Griffon para maglunsad ng hook na kumukuha kay Millie at dinala siya sa apartment bago magsara ang peklat. Nais ni David na pumunta upang iligtas si Millie, ngunit nagsimulang maghanda si Griffon ng isang bomba upang dalhin ito sa apartment at patayin ang lahat ng paladin ng isang beses para sa lahat. Walang pakialam kung mamatay din si Millie sa proseso. Hindi gustong mawala si Millie, kinuha ni David ang bomba at ibinagsak ito sa Coliseum.
Agad siyang sinundan ni Griffon at nagsimulang mag-away ang dalawa dahil sa detonator habang nag-teleport sila sa buong mundo. Sa kalaunan ay nakarating sila sa tuktok ng Empire State Building, kaya itinapon ni David ang detonator at kailangan nilang tumalon pagkatapos nito. Nagsisimula ang isang bagong serye ng mga pagtalon, at nag-teleport si Griffon ng isang truck upang matamaan si David nang makarating sila sa isang larangan ng digmaan ng Chechen. Hindi pinapansin ang digmaan sa kanilang paligid, kinuha ni Griffon ang detonator. Ngunit sa sandaling iyon ay tumalon si David sa kanya at itinulak siya papunta sa isang pylon na may sapat na bigat upang mapanatili si Griffon na nakulong ng ilang sandali. Pagkatapos ay nag-teleport si David pabalik sa apartment ni Millie at nakita siyang nakatali sa dingding. Sa sandaling sinubukan niyang iligtas siya, inatake siya ni Roland gamit ang baton at nahuli rin siya. Pagkatapos ay naghanda si Roland na patayin siya, ngunit humingi ng paumanhin si Millie sa maling paghuhusga sa lahat, at binibigyan nito si David ng suporta na kailangan niya upang mag-level up ang kanyang kapangyarihan sa susunod na antas. Biglang nawala ang buong silid sa gusali at ini-teleport sa gitna ng Huron River. Nahihilo si David sa ilalim ng tubig, kaya lumangoy si Millie sa kanya para sagipin siya. Tinulungan siyang mag-teleport muli sa lumang library. Matapos gisingin ni Millie si David gamit ang isang sampal, napansin ni David na nasa paligid pa rin si Roland. Ini-teleport niya si Millie sa isang ligtas na lugar bago tumalon kay Roland para dalhin siya sa isang liblib na kuweba sa gitna ng Grand Canyon. Bago umalis, sinabi ni David na siya ay isang mabuting tao dahil maaari niyang iwan si Roland kasama ang mga buwaya ngunit hindi niya ginawa. Pagkalipas ng maraming araw, sinundan ni David ang ilang mga pahiwatig tungkol sa kanyang ina sa isang bahay sa isang lugar na may niyebe. Natuklasan niyang may bagong buhay si Mary kasama ang isang anak na babae dito, at inamin ni Mary na iniwan niya siya dahil alam niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Tumanggi si Mary na iwanan ang kanyang trabaho bilang isang paladin at niyakap siya, ipinaliwanag na mahal niya si David ngunit ang tanging bagay na maya-alok niya ay isang maagang pagsisimula. Umalis si David nang tanggapin niya na ang kanyang ina ang kaaway at nakipagkita kay Millie, na umalis kasama papunta sa isang mas mainit na lugar. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!